kasi ako po ngayon kasi hindi agad po ako din, so bisitahin po kayo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa... Isang mapagpalang araw po muli sa ating mga kapuso. Narito po tayo para sa panibagong update. At Annalyn ay pinakita ang kanyang pagiging genius pagkatapos niya operahan itong isang pasyente na kapitbahay nila na napakabilis lamang umano at hindi kayang gawin ng isang junior resident. At siya lang umano ang nakagawa nito. Kaya nga naman ang marinig ni Zoe at ni Moira ay si Moira ay nagalit at naasar dahil umano siya na naman ang pinalakpakan ng karamihan dahil sa pagiging genius at pagiging magaling nito. At kinumpara nga ni Zoe ang kanyang sarili at sinabi niya na talaga nga namang karapat dapat lang palakpakan itong si Annalyn dahil talaga namang genius siya. Kaya nga naman pala hindi ako nagmana kay daddy kasi hindi niya ako tunay na anak. Yan ang pagkasabi ni Zoe dito kay Moira at sinabi ni Moira, no, may dugong doktor ka rin. Doon nakapag-puzzle si Zoe na ang kanyang ama ay isang doktor din pala. Kaya nga naman, inusisa niya itong si Moira kung sino ang kanyang ama at kung ano at kung sino siya, nasaan ay hindi nga masabi ni Moira. Ngunit sinabi niya lang na bago siya umano magpakasal sa kanyang daddy na si Dr. Tanyag, ay nabuntis umano ito ng best friend ni Dr. Tanyag, ngunit hindi niya pinapangalanan. At dahil nagpaalam itong si Annalyn na kausapin muna itong kanyang tatay at pinayagan naman ni Zoe, ay kinausap ito habang si Dr. Tanyag ay nakahiga dahil hindi pa rin ito nakarecover sa kanyang pagkakoma. At hindi alam ni Annalyn na si Zoe pala ay nakikinig at naikwento niya nga ang tungkol sa kanyang ginawa at nakaligtas na naman ito ng isang buhay. Ngunit ito nga si Dr. Tanyag ay nakahiga pa rin at hindi pa rin nakabalik sa kanyang tunay na pakiramdam at nakakoma pa rin ito. Samantala si Moira ay tuloy pa rin ang kanyang pag-i-encourage dito kay Zoe na umano ay dapat mawala sa kanila itong si Annalyn dahil si Annalyn lang umano ang tinik sa kanilang lalamunan. At dahil hindi nga masabi ni Moira ang sa ama ni Zoe ay si Zoe na ang gumawa ng paraan at inusisa niya ito kung si Dr. Menezes kung sino nga ba umano ang best friend ng kanyang daddy. At sinabi na nga ni Dr. Menezes kung ano ang pangalan kaya nandito na ngayon kay Zoe kung paano niya hahanapin itong kanyang ama na isang doktor na rin. At dahil nainggit na rin ito dahil si Annalyn ay nakilala na itong si Dr. Tanyag samantala siya ay hindi niya pa nakikilala. At humingi nga rin ito ng tawad kay Annalyn na umano'y kasalanan niya at hindi siya dapat umano api-apihin at saktan dahil umano hindi niya deserve dahil napakasobrang bait niya. At sinabi na nga dito ni Zoe na napakaswerte niya dahil siya lang ang nag-iisang anak ni Dr. Tanyag at hindi nga makapaniwala dito si Annalyn sa mga revelasyon ni Zoe. Kaya abangan po natin bukas kung maniniwala ba itong si Annalyn at si Lolo Pipi dito sa mga revelasyon ni Zoe. Abangan po natin yan mga kapuso at maraming salamat.